Kapag sinabing former San Miguel Import, ang mamang ito hindi talaga malilimutan. Bukod sa kanyang galing ay dahil rin sa mga past issues niya. Alam naman natin na siya nga ay naban. Bunga ng kanyang pagiging mainitin sa court, lalo na nung sinakal niya si Arwin, kaya lifetime ban agad ang inabot niya. Ngayon naman nating kamustahin ang Import na isa sa mga katandem na Justin Brownlee at ngayon bumaba ng ligang nilalaruan. Ano kaya ang ginagawa at pinagkakaabalahan niya ngayon? Pero bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Mga kuis, pahinga muna tayo sa mga updates. Tara, ating talakayan ang kwento ng buhay ni Renaldo Balkman, ang Import na hindi mawala-wala sa isip ni Arwin Santos. Alam niyo ba na bago siya nakilala sa isang Puerto Rican league, ay dati pala siyang iniisnab ng mga college teams. Siya ay pinanganak sa Staten Island, New York. Walang naniwala sa kanyang kakayahan. Doon siya una nadiskubre nung nag-high school siya sa Laurinburg, North Carolina. Pinatunayan niya sa lahat na siya ay pinanganak para dito at pinangunahan niya ang Laurinburg sa highest team record ng 40 wins habang dalawa lamang ang talo. 2002, nagkolehiyo sa South Carolina pero wala pong kahit anong major basketball programs ang pumapansin sa kanya. Kahit ang ganda ng nagawa niya para sa Laurinburg pero underdog pa rin ang turing sa kanya nang may isang coach ang lumapit at nakapansin sa kanya kakayahan. Ang resulta, siya ay naging NIT MVP at nangunguna sa blocks percentage. Yung playing style niya kasi mga kuis, para siyang si Isaiah Thomas or Dennis Rodman. Napakagaling dumipensa habang threat din po siya sa opensa. Grabe talaga. In 2006, siya po ay nagpa-draft sa NBA first rounder po yan ha. Pero wala nag-akala na siya pala ay mapapabilang sa first round kasi nga ina-underestimate siya. Siya po ay 20th overall na pinili naman ng New York Knicks. Alam niyo rin ba na naging controversial din ang pagkakadraft sa kanya? May mga rumors noon na si Balkman daw ay hindi dapat na draft sa NBA. Hindi nga raw ito kabilang sa top 300 prospects ng NBA. Pero dahil ang agent daw ni Balkman noon ay agent din pala ni LeBron, kaya raw ito nakapasok. Ang debut niya sa Knicks, punong-puno ng pressure at napuno rin siya ng turnovers. Ayon sa kanyang coach, poor outside shooting daw at labis ang pagbaba ng kanyang stats. In 2008, na-trade siya sa Denver Nuggets na may kasamang cash. Pero sa kabila ng bagong opportunity na to, patuloy na bumababa ang kanyang stats sa Denver. Later on, ibinalik siya sa New York Knicks pero nirelease din agad para magkaroon ng roster spot si Jeremy Lin. 2013, dahil nga wala nang kumukuha sa kanya, may nabalitaan siya na isang Philippine League na may Import Laden Conference at si Balkman ay nagka-interest sa offer ng Petron Blaze Boosters. Kaso, bumungad agad ang malaking issue na tatapos pala sa kanyang PBA career. Laban sa Alaska Aces yun, kung hindi ako nagkakamali. Airball ang tira ni Balkman noon tapos nagre-reklamo siya sa mga referees kasi may foul daw yun. Pero hinaharas niya ang mga referees at tinutulak niya ang lahat ng umaawat sa kanya. Lahat ng coaches at teammates. Una niyang tinulak si Ronald Tubid para hindi siya maharangan. Tapos sumunod naman ito si Arwind. Ang mas malala, pinakalma lang siya nito. Pero sinakal niya si Arwind. Pagkatapos niyang gawin to, humingi naman siya ng apology. Pero huli na ang lahat. Nakapagdesisyon ng commissioner na iban na lang siya sa PBA. Plus pinabayad pa ng 250,000 pesos. Kaya naman, umalis na lang si Balkman ng bansa. Sa parehong taon, si Balkman ay nagpuntang Latin America para doon ay pagpatuloy ang basketball career. Naglaro siya sa Margarita pero after 13 games, iniwan niya bigla ang team na to. Hanggang sa nagkaroon siya ng bagong opportunity sa Dallas. Kaso buwan na Oktubre, nirelease agad. Nagpaalon-alon na lamang ang career ni Balkman patungo Texas, Mexico at finally 2018, nakabalik siya sa Pilipinas. Sa tulong ni Commissioner Chito Salud, pinawalang bisa na ang pagbansa kanya. Sa taon ding ito, siya ay naglaro sa San Miguel Alab at nakatandem pa niya si Justin Brownlee. In 2021, nag-sign si Balkman sa Liga ng Nicaragua pero after ng one season nahinto rin nito. Sa pagkakaalam ko, si Balkman ay nakapaglaro din ng buwan ng Pebrero sa Dubai Strong Group, di ba? At least may kumukuha pa talaga sa kanya. Teka, ngayon 38 na siya, may kumukuha pa ba sa kanya? Anong pinagkakabalahan niya ngayon? Surprisingly, oo naman, may kumuha pa sa kanya pero medyo bumaba po siya ng liga. Pumasok siya sa isang regional league sa Zamboanga City-based
at kasapi siya ng Zamboanga Valientes. Dahil nga hindi naman talaga ito sustainable gaya ng PBA, meron po siyang pinagkakaabalahan ngayon. Siya po ay sumasideline bilang isang mentor ng mga kabataan. Ang kanyang career makuwis, taas-baba, punong-puno ng kontrobersya. Ang importante may trabaho. Wala namang kumukuha sa kanya mula sa mga PBA teams kaya dyan na siya nakafocus. Hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Para sa inyong shoutout, abangan sa mga susunod na videos. See ya on my next vlog.